Binabati ko po ang aking mga kababayan dito sa UAE and aking mga kababayan dyan sa Pilipinas. So, welcome po sa aking vlog, which I called Irish. So, sinunod po sa pangalan ko, Irish, and my vlog is Irish. So, it's the same sound. So, sana po guys, mga kababayan, ma-enjoy niyo po itong aking vlog. Bago pa lang po ako, kaya pasensya na po kung merong konting pagkakamali. So, sana po matutunan ko din to at makapagbigay po ako ng maraming videos na watch-worthy or should I call very entertaining, okay, videos. So, sana po supportahan niyo po ako. Salamat po. Kababayan. So, okay. Ang aga-aga. Ang aga ko po umalis sa flat para pumasok. Eh, tumawag po ang aking bossing. Sabi, mag-work at home na daw po kami. It's because yung buong building is sasara. Because mas marami nang nag-declare ng work at home. So, nasa kalagitnaan ako ng biyahe ko sa metro. So, bumalik ako. And, so, medyo mabigat kasi yung dala kong bag. And, pinahinga ko lang yung likod ko. And, bumili ako dito sa Dunkin' Donut. So, ito din po yung sitwasyon dito sa Dubai. Ayan. Ang mga most of the workers nag-work at home na. And sana ma-survive ito dahil alam naman natin pag work at home maraming mga temptation, TV, bed, food, gadgets. Iba pa rin kasi yung pag nag-work ka sa office. So, kapag work at home, maraming temptation dyan, nakakatamad. Sana ma-survive ng economy natin yung gantong crisis. At sana stable pa rin ang mga trabaho ng mga tao, especially ang mga Pilipino, mga OFW sa ganitong mga pagkakataon. So, ako din, uuwi na ako, babalik na ako sa flat namin at doon ako mag-start magtrabaho. Ang aga ko pa naman nagising para kako hindi ako malilate ngayon kasi binubuo ko yung isang linggo ko nang wala akong late. So, nagpapa-impress kay bossing. Joke. So, yun lang. Nagsipagsipagan ako ngayon. So, yung aking pagising ng umaga, ibabiyahe ko lang din pa uwi. So, yun lang. Sana kayo din dyan sa Pilipinas maging okay din po yung inyong lagay dyan and pray lang din po at laging maghuhugas ang kamay, social distancing ika nga, at yung aking store dyan sa Pilipinas, ang Lucid Bite, operational pa rin naman po 7:30 AM up to 7:30 PM. And wala lang pong dine-in, mostly take-out lang po muna sinaserve namin and online delivery
via Foodpanda and GrabFood. So, huwag po kayong mag-alala sa mga tao dyan sa Mandaluyong. Meron po kayong isang store na mapupuntahan because patuloy pa rin po kaming magsaserve ng pagkain. Take out nga lang po para sa pagsunod sa social distancing na ipinapatupad po ng gobyerno po ng Mandaluyong at ng ating Pangulong Duterte. So, maraming salamat po at kung basta kung nagugutom po, tawag lang. Guys, so nandito ulit tayo sa Dubai Marina. Ayan po, lahat ng mga yate ay nakaparada dahil po lockdown dito sa Dubai. So tapos na ako sa aking work for today and I'm heading home now. Sige lang. Ayan, takbo-takbo lang. Ang papayat nila. So that's the Spiral Towers. I hope you see. Ko lang po saan ang entrance. Saka yun yung pinapasukan ko. So, gloves, don't forget. And then the face mask. So, ito. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Sana bukas. Sa Dubai Marina. Binabalik tayo ng Diyos sa unang panahon kasi wala lahat, walang tao, walang entertainment. Yung mabubuhay lang tayo ng simple. Tapos yung makakontento tayong pagkasyahin kung anong meron tayo. Yun. So, ito, makabili na ako ng, bumili akong gamot, bumili ako ng gulay. So, para meron akong fiber man lang. Tsaka mahirap magkasakit pag walang stock ng gamot. Kung gaano kasaya yung dati kong post, ganyan naman kalungkot dito. Kasi talagang walang tao. So, punta naman ako sa Carrefour. May pinabibili kasi yung kasama ko sa flat. So, one person lang ang pwedeng lumabas. Thermal scan ako. Pili tayo ng supermarket. Biglo.
bayan. It's me, Rishi. So, lumabas po ako, bibili ako ng pagkain sa grocery. Mga hand gloves, mga face mask. At wala pong tao. Yan, wala akong tao. Ang buong marina. So, kami lang ni Ate Wendy. Ate Wendy! Hi! Sa amin ang Dubai Marina ngayon. Hindi din kami pwedeng sabay maglakad. It's because physical distancing, na dating term is social distancing. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin naintindihan ng ating mga ilang kababayan ang meaning ng social distancing. So, binago po, ginawang physical distancing para madali pong maintindihan ng iba. So, oh my God, talagang kami lang. Wala talaga. Kahit yung mga nakatira dito, hindi sila lumalabas. See? Ganito po kadisiplina ang mga tao dito. Takot sila sa fine, sa penalty, sa police. Pag sinabi ng government na walang na wag lalabas, wala po talagang lalabas. And hindi ka pwedeng lumabas nang hindi ka naka kuha ng permit online. So yan po. At habang ako'y naglalakad, siguro kaya nangyayari to sa atin, may advantages and disadvantages ito pong nangyayari sa atin ngayon. So we are in our state of uncertainty, so hindi natin alam kung ano bang mangyayari bukas? Ano bang mangyayari sa mga susunod pang araw? So, might as well, ang kailangan lang po nating gawin ngayon is mag-antay, be patient, and sumunod sa pinag-uutos ng gobyerno. So, hindi man tayo makapagtrabaho, hindi man tayo nababoring man tayo sa ating mga bahay-bahay, at least sa panatili sa loob ng bahay, nakakatulong tayo sa gobyerno, di ba? Kumbaga, yun nga yung sinasabi na huwag maging pabigat. Wala ka naman ng ginagawa eh, hindi ka naman mapapagod. Mag-i-stay ka lang naman sa bahay mo. So, gawa ka na lang ng kapakipakinabang na gawain sa bahay. Yung magiging abala ka din, matututo ka. Ang dami pong pwedeng magawa sa loob ng bahay. Paglinis, kung lagi ka nasa cellphone mo, instead, pagtas mo mag-TikTok, kung nag-enjoy ka sa TikTok, pagtas mo mag-TikTok, mag-search ka naman ng mga sa YouTube, ng mga DIY, how to do mga easy arts and crafts, o kaya mga recycling, o kaya decluttering sa para malinis yung bahay ninyo. O kaya yan, gawa ng YouTube. Start din ako sa YouTube bago i-declare ang lockdown dito. So naging outlet ko din yun kapag after ko ng work at home. So nag-edit ako ng videos ko. So, recently lang din ako nag-start. So, ayun nga. Make yourself like worthy person on that day. Hindi naman mahalaga na lalabas ka lagi. At least, nakakatipid tayo. Nabibigyan natin ng quality time yung mga family natin, and nakakapagkaroon tayo ng me time, self-realization. Magiging plano natin after nitong lockdown. So, kung
pandemic po na to is big lesson for us. Like, una, you know, you will know your worth. So, kung dati, wala kang ginagawa sa buhay mo, tatamad-tamad ka, aso ka lang, to someone who will give you money. Now, there will be a realization na, oh, okay, kailangan ko rin palang gumawa ng para sa sarili ko na hindi ako aasa sa iba. Because in times like this, sarili mo lang din ang aasahan mo. Especially kami. Over the years.